Panginoon ay priin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay priin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, tuban, araw at mga bituin, tanang hinalang sa papawirin. Panginoon ay priin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay priin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumay niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya't dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Maria'ng mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nabagabag sa pangitaing yaon. Kaya't nilapitan ko ang isang naroon at tinanong tungkol sa mga bagay na aking nasaksihan. At ipiniliwanag naman niya sa akin. Ang sabi niya, ang apat na hayop ay apat na haring lilitaw sa daigdig. Ngunit ang mga banal ng kataas-taasang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Sabik na sabik akong malaman ang kahulugan ng ikaapat na halimaw dahil sa malaking kaibahan nito sa tatlo at sa nakatatakot nitong anyo. Bakal ang mga ipin at tanso ang mga panga. Dinudurog nito sa kanilululon ang lahat ng abutan at tinatapakan ang natirang. Nananabik din akong malaman ang ibig sabihin ng sampung sungay at ang kahulugan noong isang sungay na tumubo at ikinabunot ng tatlo. Ibig ko ring malaman ang kahulugan ng mata nito at ang bibig na pawang kapalaluan ang sinasabi, at kung bakit ang sungay na ito'y mas malaki kaysa iba. Samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigman nito at nilupig ang sungay ng mga lingkod ng Diyos.
Pagkatapos dumating ang nabubuhay magpakailanman at nagbigay ng hatol sa panig ng mga lingkod ng Diyos. Dumating ang araw para ibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang ikaapat na hayop at ikaapat na kahariang babangon sa daigdig. Kaiba ito sa lahat ng kaharian pagkat masasakop nito ang sandaigdigan. Yuyurakan at iiwanang luray-luray. Ang sampung sungay ay kumakatawan sa sampung hari. Sa gitna nila'y mayroon isang sisilang. Iba ito sa karamihan at sa kanyang pagtayo. Tatlong hari ang mabubuwal. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hirang ng Diyos. Kung maaari, babaguhin ang kautusan, ang mga gawaing pang-relihiyon. Ang mga hirang ay ipaiilalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ngunit siya'y hahatulan. Kukunin sa kanya ang kaharian at dudurugin siya ng lubusan. Ang kaharian pati ang karangalan ay ibibigay sa mga hirang ng kataas-taasan. Sila ang maghahari magpakailanman at maglilingkod sa kanila ang lahat ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Lahat ng tao sa daigdig, purihin ninyo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, bansang Israel. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga saserdote ng Diyos. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga lingkod ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga tapat. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga banal at mabababang loob. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Manalangin walang pay, samantalang inihintay si Jesus nga pong mahal. Alleluia, 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 alleluia. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Mag-ingat kayo na huwag magugom sa katakawan at paglalasing, at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa Anak ng Tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Magandang tanghali po sa lahat. Napakaganda ng ating salmo. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Sa araw na ito, sa oras na ito, sa sitwasyong ito, ating papurihan at dakilain ang ating poong Jesus Nazareno. Ito na po ang huling misa para sa pagsasara ng ating ordinary time. Papasok na po tayo sa panibagong kalendaryo ng simbahan, ang Adbiyento. Tingnan ninyo, huling pahina na ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, huling araw natatapusin natin ang ordinaryong panahon at papasok tayo sa Adbiyento bukas o mamayang hapon, umpisa na. At sa pagtatapos na ito, kasama natin ang ating mahal na Birheng Maria sa ating pagdedeboto to Our Lady of Saturdays. Ang ating kahilingan, ang ating panalangin ay iniluluhog natin sa ating mahal na ina upang lahat ito ay dalhin sa paanan ng kaniyang anak na ating Panginoon. Napakaganda po ng ating ebanghelyo. Kung kayo ay nakapagsimba ng buong taon, ibig sabihin po, kasama namin kayo sa ganito kakapal na salita ng Diyos na binabasa araw-araw. Nangangahulugan na uunawaan natin kung anong klaseng paghahanda ang dapat nating gawin. Mayroon pong dalawang bagay na binanggit sa Ebanghelyo na baka hindi natin alam na ang pagdating ng Diyos o ang pagdating ng manunubos at pagdating ng paghukom ay hindi tayo maging handa. Baka tayo ay overwhelmed nitong dalawang bagay na ito. Ano daw po iyon? Katakawan at paglalasing. Parang medyo tinamaan ako doon kasi medyo malaki ako eh. Katakawan at paglalasing. Carousing and drunkenness. Yung katakawan ay hindi katakawan sa pagkain. Maaaring isa ito sa katakawan. Minsan matakaw din tayo sa oras na walang katuturan. Minsan matakaw din tayo sa mga bagay na hindi natin kailangan o hindi naman talaga mahalaga. At minsan nalalasing tayo sa kasiyahan ng buhay na hindi na natin namamalayan na ako pala ay malayo na sa Diyos ng milya-milya at hindi ko na siya maabot.
carousing and drunkenness, katakawan at paglalasing ang pumupuno sa ugali at gawain ng tao ngayon. Matakaw tayo saan? Sa Facebook. Kahit masunog ang sinaing, basta naka-Facebook. Matakaw tayo saan? Sa paninira ng iba. Yun bang nauubos ang oras mo nang pinag-uusapan ang buhay ng iba, pero yung buhay mo, hindi mo maayos? Baka nakakalimutan na natin na mas kailangan pala nating ayusin ang ating buhay kesa sa buhay ng iba. Baka matakaw ako sa mga magagandang bagay na sinasabi ng iba, na nakakalimutan ko na ang lahat pala ng aking tagumpay ay dahil sa Diyos. Baka matakaw ako sa pakikipagkaibigan na kahit kaibigan mo, pinagseselosan mo pag nasa iba. Baka matakaw ako sa aking oras na lahat ng oras ay akin na lang at wala na akong oras para sa Diyos. Baka matakaw ako sa pera, lalo na kapag ikaw ay isang businessman. Halos wala ka ng oras para sa Diyos. Tama naman na pwede mong sabihin na pwede ka namang magdasal kahit saan. Pero alalahanin mo na tayong lahat ay binibigyan ng misyon ng Diyos na makiisa sa isang sambayanan ng pagpupuri sa Kaniya. Tayo ay nalalasing sa lahat ng bagay. Nalalasing sa accolades. Nalalasing sa tagumpay. Nalalasing sa kasikatan. Nalalasing sa kagandahan. Pero lahat ng ito ay nawawala at lumilipas. Sa ating huling araw ng paghahanda, na hindi naman talaga napuputol kung hindi patuloy na maghahanda habang ang Diyos ay ating hinihintay sa Kaniyang pagbabalik. Kaya papasok tayo sa Advent, na ang ibig sabihin sa Latin ay Adventus, pagdating. Pero sa Greek ay parousia, dahil naghihintay tayo ng totoong pagdating ng Diyos sa Kaniyang kapangyarihan. Kaya po hayaan nating ang ating araw-araw na pamumuhay ay mapuno ng tungkol sa paghahanda ng Diyos at tungkol sa Kaniyang kabutihan. Ito na ang araw na kailangan kong maglinis at alisin ang katakawan at sobrang paglalasing. Paano ako maglilinis? Pag-uwi po ninyo sa bahay ngayong araw na ito, linisin ninyo ang inyong bahay. Paano lilinisin? May katulong po kami. E di ikaw na. Ibig sabihin, ang mga bagay na hindi na ginagamit ay hindi sa'yo kung hindi iyon ay para sa mahihirap. Ang mga damit na hindi mo na ginagamit ay hindi sa'yo kundi sa mga taong walang damit na nangangailangan pero pinipilit mo pa rin itago dahil ito ay sa'yo. Katakawan sa bagay na hindi mahalaga. Hayaan po nating maging maaliwalas ang pagpasok ng bagong kalendaryo ng simbahan upang tayo ay mas maalwan as mas magaang makikipagtagpo sa Diyos sa oras na siya ay dumating. Unang-una, linisin ang ating sarili. Mangumpisal kung kinakailangan
upang sa pagdating ng Diyos, upang sa pagbibigay niya ng biyaya at awa, mayroong espasyo sa ating puso na kanya naman talagang ibibigay sa lahat ng humihingi nito at tanggap ang kaniyang biyaya. Kumusta po kayo nung isang taon hanggang ngayon? Di ba lumipas ang mga araw? Yung mga problema ng mga problemang pinoproblema mo, problema pa rin. Pero ikaw, patuloy ka pa rin sa paglalakbay. Ibig sabihin, ang lahat ng bagay ay darating. Ang lahat ng bagay na iyan ay lilipas. Pero ang pag-ibig at awa ng Diyos ay palaging mananatili sa lahat ng naniniwala at yumayakap sa Kanya anumang estado, sitwasyon, kalalagayan ng buhay. Kung mahal mo ang Diyos, mahalin mo ang pagbabagong ibinibigay niya at maghintay ng buong puso sa kaniyang pagbabalik. Alam natin yung bugtong, heto na, di mo pa nakikita. Ano po yon? Hangin. Heto na ang Diyos, pero hindi mo pa makita. Bakit? Dahil sa katakawan at kalasingan. Oras na, sa araw na ito, sa oras na ito, na itapo ng mga bagay na hindi makadiyos at ang ilagay ay ang puso ng Diyos para maging handa sa kaniyang pagbabalik. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama para tulungan tayong maghanda sa pagdating ng ating Panginoon sa ating daigdig at sa ating buhay. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway huwag magkulang na paalalahanan ang mga sumasampalataya sa pangangailangan sa pagiging aktibong pagbabantay at bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon na may pananalangin at paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin makaligtaan malaman ang pagdating ni Kristo sa pamamagitan ng mga taong nakakasalamuha natin sa araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway magpakita ng habag sa mga dumaranas ng pagdurusa sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit, naway madama ang mapagpagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga yumao, naway matagpuan si Kristo sa kanilang makalangit na paglalakbay. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng bagong pangarap habang aming hinihintay ng may masayang pag-asa ang pagdating ng iyong anak na si Hesukristo. Amen. Maupo po ang lahat. Inapay ay handog.
basbasan ng sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Purihin ka nawa, O Diyos, sa rurok ng kalangitan, dito nawa sa daigdig, hayang iyong karangalan, itong anak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan ng sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manulubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Dumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito ang ating Poong Jesus Nazareno, ang ating simula at ang ating wakas. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. The unique joy of my heart. Thank you.
announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, 5 ng umaga at hanggang 8 ng gabi. Meron po tayo mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kaniya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal panamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati panamin.
Magbenta po tayo mamaya. Na, nabot na lang po sa inyo. Apo.